Hi guys, welcome. Dito sa Santaro. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a love reading for collective. Let's see what's happening in your love life right now. We have here Queen of Swords and the Magician. May na-manifest ka ng person mo. Or kaya may ginagawa siyang spell. Or kaya ay may na-manifest ka lang talaga niya. Or maring pinag-pray niya o inihiling ka niya sa universe na dumating ka sa buhay niya. Or kaya ay nang makuha ka niya. Pero we have here the Queen of Swords. Nagmamatigas ka. Matigas yung puso mo right now. Cold ka. And we have here the witch or the magician. Your person here is trying to do everything para makuha niya or maibalik ka sa buhay niya. Pero pinipigilan mo yung feelings mo. Yung isip mo. Pinipigilan mo yung sarili mo. Maraming nagre-reach out yung person mo, pero ayaw mo nga pansinin. Dahil alam mo nagkakaroon ng imbalance yung person mo dito. Nahirapan siya. Kaya mas lalong gusto mo pang mahirapan siya emotionally. Masaktan. Mabigatan yung loob niya. Mas lalo siya nga mahirapan. Mas lalo niya maramdaman yung worth mo with the Queen of Swords. And with the High Priestess, maaaring nalaman mo to sa tarot reading. Na unstable yung person mo. Nagkaroon ng imbalance. Nandahil sa hindi kayo okay. Libra, Gemini, Aquarius. Libra. Strong Libra yun. And also, Aries, Leo, Sagittarius. Ano pa ang dapat malaman? Ayun o, umiyak yung person mo, natatakot na baka hindi kayo magatuluyan sa huli or hindi na maipagpatuloy yung sinimulan yung dalawa. Yung pinapangarap niyang buhay with you, son, successful life. This person ay masiyahin to eh. Playful with the son, successful, pero feeling unstable right now. Kasi puno ng takot, ungrounded. Pero sa karir niya, naman may agpag to. Successful to. Ito yung nais niya. Stable yung puso niya, damdamin niya. And we have here this the Two of Chalices. Gusto niya magkasundo ko yung dalawa. Magtulungan. Magkaroon ng reconciliation. Forgiveness sa isa't isa. Balance. Yung living a blessed life together. Masaya siya. Kampante yung buhay niya, kampante siya. Komportable siya kasi nandyan ka. With you. Ay, feeling balanced siya. And no stress, no anxiety, no fear.
Pero hindi alam ng person mo, minamanmanan mo siya ng patago. Sinusubaybayan mo siya, inobserbahan mo siya. Susurs. Nadadalawang isip ka pa kung mag-reply ka or kausapin to person mo or to start something with na magkaroon ng new beginning. Nang-spy ka pa tago eh. Nadya-juggling ka pa dito. Hindi ka pa sure kung makipag-reconcile ka sa person. Accept mo yung reconciliation na nais na mayari. Maraming nagsubaybay ka sa tarot reading or kaya sa accounts niya or kung sa community niyo man yan, malapit na sa inyo, nakikigossip or kaya na-observe na with the world here and the high priest and the eight of wands. Magkakaroon din ng completion or with the high priest. Magiging ready din ng person mo. Magiging forgiven dito sa'yo. And naghahanda lang to eh. Nahanda niya lang yung sarili niya sa coming communications sa inyong dalawa. And nang magkaroon ng completion. Ayun o. Kung kayo nagmamatigas, kasa person, it's because merong competition. Merong competition with the Queen of Chalices here. Gusto maging emotional siya sa'yo. Gusto mong pahalagahan ka niya. Ikaw yung priority niya. Maging sensitive siya sa magiging feelings mo. Pahalagahan ka niya. Dahil alam mo mayroong competition. Maraming may mga nagkakagusto dyan sa person mo. Hinantay mo kung kailan yung mga pagbabago, changes. You're not accepting an offer na ampaw, walang laman, hindi solid. With the Holy King here in reverse. And the Three of Wands. Ang gusto mo dito ay solid eh. Priority ka ng person mo. Gusto mo yung pahalagahan ka talaga. Na you're the most important sa buhay niya. Wheel of Fortune, the Holy King, masyado madami ito. Babalik to guys kasi unstable to right now. Nahirapan siya. Pero tinatry niya makarecover. With the Three of Swords. Yes. Na makarecover sa heartbreak. And gampanan yung destiny niya with the Wheel of Fortune here. With the Five of Swords. Maring may hindi kayo pinagkakasunduan eh. Possible na with the Holy King here ay
maging acceptable na to, yung offer niya sa'yo. Na mag-sorry siya sa'yo and magpakumbawa. Na you will accept or magiging understanding ka. Yung understanding ka na din sa person mo na to. Possible outcome for the both of you. Victory. Hindi mapigilan tong person mo. Kahit ipagpipilitan niya pa yung sarili niya, gagawin niya. Talagang ipapanalo ko niya. Coming. This person is coming. Paparating na to. Night with the Knight of Wands and the Six of Wands. Na, as you see, pink. May mga pink flowers to. With love offered to it. Maraming na una pa kayo mga messages na sa'yo eh. Hindi siya magpapatalo. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please subscribe at huwag ninyong kalimutan i-click ang bell button na sa karoon manotified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. Pag-like naman at pag-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.